Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong aralin na tatalakayin. Excited na ba kayong matuto muli? Tara at huwag na nating patagalin. Para sa ikapitong linggo ng quarter 2 ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbaybay ng wasto sa mga salitang natutunan sa aralin. Pero katulad ng dati, bago tayo tumungo sa ating tatalakayin ngayong araw, ay magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. Nung nakaraan, ay pinag-aralan natin ang tungkol sa kaantasan ng panguri. So, sagutin natin itong maikling pagkasanay. Panuto, isulat kung lantay, pahambing o pasukdol ang mga panguring may salungguhit sa pangungusap. So tara, simulan na natin mga bata. Para sa unang bilang, basahin natin. Mas magara ang kotse ni Noel kaysa sa sasakyan ni Manuel. So ang salitang may salungguhit ay mas magara. So ano kaya ito? Lantay ba? Pahambing? O pasukdol? Okay, magaling. Ang tamang sagot ay pahambing. Okay. Susunod, pangalawa. Ang buhok ni Lola Francia ay kasimputi ng balahibo ng tupa. So ano kaya itong may salungguhit na kasimputi? Ito ba ay lantay, pahambing, o pasukdol? Okay, ang tamang sagot ay pahambing. Okay, magaling. Susunod, pangatlo, basahin natin. Maliit ang kinita ni Ningning sa pagbebenta ng sampagita. Ito kaya ay lantay, pahambing o pasukdol? Ang salitang may salungguhit ay salitang maliit. Okay, ang tamang sagot ay lantay. Okay, magaling mga bata. Susunod na bilang, pang-apat. Basahin natin. Bagong-bago ang sapatos na suot ni Martin ngayon. Ang panguring may salungguhit o salitang may salungguhit ay bagong-bago. So ano kaya ito? Ito ba ay lantay, pambing o pasukdol? Okay, ang tamang sagot ay lantay. Okay, so magaling. Susunod, basahin natin. Siya ang pinakamatalino sa aming klase. So ang salitang may salungguhit ay pinakamatalino. So ano kaya ito? Lantay, pahambing o pasukdol? Okay, ang tamang sagot ay pasukdol. Okay, magaling mga bata. Susunod na bilang, pang-anim. Higit na malakas ang bagyong Yolanda kaysa sa bagyong Luis. So, ang salitang may salungguhit ay higit na malakas. So, ito ba ay lantay, pahambing o pasukdol? Okay, tumpak. Ang tamang sagot ay pahambing. Okay, magaling. Susunod, pampito. Napansin ko na ang mga anak ni Ginoong Santos ay magagalang.
So, ang salitang may salungguhit o ang pang-uri sa pangusap ay magagalang. So, ito ba ay lantay, pahambing o pasukdol? Okay, ang tamang sagot ay lantay. Okay. Susunod na bilang, pangwalo. Basahin natin, singtangkad na ni Joanna ang kanyang ina. So, ang salitang may salungguhit ay singtangkad. So, ito ba ay lantay, pahambing o pasukdol? Okay, ang tamang sagot ay pahambing. Okay. So, mahusay mga bata, talagang natutunan na natin ang ating tinalakay tungkol sa kaantasan ng panguri. So, ayan, pwede na tayo tumungo sa susunod nating tatalakayin. Okay, so ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagbaybay ng wasto sa mga salitang natutunan sa aralin. So, alam ko mga bata, noong nakaraan ay natalakay na rin natin sa mga aralin natin dati ang tungkol sa pagbabaybay. Okay, so pag sinabi nating pagbaybay, ito ay maaaring pasulat o pabigkas. Isinusulat ito sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangang letra sa tama nitong pagkakasunod. Ito ay isa sa mga pinaka-importanting bahagi rin ng isang wika. Sinasabi rin na kadalasan sumusunod ito sa alituntunin na kung ano ang bigkas, siyang baybay. So, mga bata, magsisimula na tayo sa pagbaybay ng mga salita. So, tara at samahan niyo ako. Sabay-sabay tayo, ha? Okay, ang unang salita ay pera. Pera. Itong salitang pera ay may dalawang pantig. Pera. Kapag sinabi nating pera, ito ay ginagamit sa pagbili ng pagkain o anumang bagay na kinakailangan natin. Okay, so pera. Susunod. Letra. Letra. So, pag sinabi naman nating letra, ito ay mga titik sa isang salita. Basahin nga natin ulit. Letra. Letra. Okay. Susunod. Basahin natin. Teksto. 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 Okay, ano ba ang teksto? Kapag sinabi natin teksto, ito ay anumang bagay na maaaring basahin. Maaaring sa aklat o mga anunsyong nakapaskil sa gilid ng daan. So, ulitin natin. Teksto. Teksto. Okay, susunod. Basahin natin. Epekto. 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 Okay. So, pag sinabi nating epekto, ito ay bunga o kinalabasan ng inyong ginawa. Epekto. Epekto. Sunod, basahin natin. Pangalan. 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 So, kapag sinabi nating pangalan, ito yung salita o pangalan na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Pangalan. Pangalan. So, meron itong tatlong pantig.
Susunod, basahin natin. Sa laysay. Sa laysay. Sa laysay. So ano nga ba ang salaysay? Ito ay pagkukwento o pagsasalita. Sa laysay. Sa laysay. Susunod. Sa patos. Sa patos. Sapatos. Ito ay bagay na ginagamit pansapin sa paa upang hindi masugatan o madumihan. Sapatos. Sapatos. Susunod. Basahin natin. Pangyayari. 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 Kapag sinabi nating pangyayari, ito ay mga bagay na naranasan natin sa ating buhay. Pangyayari. Pangyayari. Okay. Susunod. Basahin natin. Pamamasyal. 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 Ito ay pagpunta natin sa isang magandang lugar kasama natin ang ating pamilya. Pamamasyal. Pamamasyal. Susunod. Basahin natin. Bitamina. 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 Ito ay nagpapatibay at nagpapalakas ng ating katawan. Bitamina. Bitamina. Susunod. Basahin natin. Kaugnayan. 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 Ito ay relasyon natin sa isa't isa. Kaugnayan. Kaugnayan. Susunod. Basahin natin. Kaalaman. 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 Ang kaalaman o karunungan na ating natutunan. Kaalaman. Kaalaman. Susunod. Basahin natin. Karanasan. 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 Ito ay mga bagay na napagdaanan natin sa buhay. Karanasan. Karanasan. Susunod, basahin natin. Pasasalamat. 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 Ito ang mga dapat nating gawin sa mga pabor na ginawa para sa atin ng ibang tao. Pasasalamat. Pasasalamat. So ayan mga bata, magaling. Magsanay tayo. Para sa unang gawain, gawain A, panuto. Kilalanin ang mga bagay sa ibaba. So mga bata, tulungan nyo itong sagutin ha. Sabayan nyo ako. So ano kaya itong pinapakita ng larawan? Ano? Okay, ito ay tama. Chocolate. 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 Magaling. Susunod. So ano kaya ang pinapakita ng larawan na ito? Ano? Okay, magaling. Ito ay basurahan. 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 Okay, magaling.
Susunod, pangatlo, ano kaya ang pinapakita ng larawan? Ano? Okay, tumpak. Ito ay tahanan o bahay. Tahanan. 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 Okay, susunod. Pang-apat. Ano kaya itong pinapakita sa larawan? Ito ay okay, saging, tumpak, magaling. So, saging, saging. Susunod na bilang, panglima. So, ano kaya itong pinapakita sa larawan naman? Ginagamit nyo ba ito? Okay, tumpak. Ito ay kaldero. 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 Okay, magaling. Ngayon naman, ay tutungo tayo sa pangalawang gawain. Gawain B. Panuto. Salungguhitan ang tamang sagot. So, handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. So, para sa unang bilang, ang blank ay binubuo ng nanay, tatay, at mga anak. Letter A, pamayanan. Letter B, pamilya. Letter C, kamag-anak. So, ano kaya ang sagot? Ano? Okay, ang tamang sagot ay letter B, pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay, at mga anak. Magaling! Susunod na bilang. Basahin natin. Ano ang ating ginagawa upang makita ang mga bagay sa ating paligid? Letter A, pandinig. Letter B, pang-amoy. Letter C, paningin. Okay, ano kaya? Okay, ang tamang sagot ay letter C, paningin. Okay, magaling. Susunod na bilang. Basahin natin. Ang mga bata ay gustong blank magbasa at magsulat. Letter A, matuto. Letter B, maglaro. Letter C, mag-isip. So, ano kaya ang sagot na salita? Okay, tumpak. Ang tamang sagot ay letter A, matuto. Ang mga bata ay gustong matuto, magbasa at magsulat. Okay, magaling. Susunod, pang-apat. Upang matibay ang katawan, kumain tayo ng blank pagkain. A, masustansya. Letter B, maraming. Letter C, masarap. So, ano kaya ang sagot? Okay, ang tamang sagot ay letter A, masustansya. Upang matibay ang katawan, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Okay. Susunod, panglima. Basahin natin. Huwag nating kalimutang blank sa Panginoon. Letter A, humingi. Letter B, magreklamo. Letter C, magdasal. Ano kaya ang sagot? Okay, ang tamang sagot ay letter C, magdasal. Huwag nating kalimutang magdasal sa Panginoon.
Okay, mahusay mga bata. Talagang natutunan na natin ang ating tinalakay na aralin. Muli, tandaan natin. Ang pagabaybay ay maaaring pasulat o pabigkas. Isinusulat ito sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan letra sa tama nitong pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa mga napaka-importanting bahagi ng isang wika. Kadalasan, sumusunod ito sa alituntunin na kung ano ang bigkas, siyang baybay. O ayan mga bata, marami na naman kayong natutunan sa ating tinalakay na aralin ngayon tungkol sa pagbabaybay ng mga salita sa natutunang aralin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng Pilipino. Muli, ako si Ginoong Arenas. Paalam na sa inyong lahat. Paalam!